Mga misis at kumari ko dyan, hindi rin ba good ang inyong morning dahil sa sandamakmak na pantal na dulot ng surot? Sa bansang France, lumipad na ang balita ng pag-atake ng mga pesting surot. Hindi nga raw matigil sa kakakamot ang OFW na si Jenny matapos siyang papakin ng mga surot. Ang mga surot kasi, bigla na lang daw nagsusulputan sa mga tren, sinihan at ilan pang bahagi ng France. Yan, ito yung bahay namin. Talagang kisprehan pati mga pom. Pero paano nga ba talaga makakaiwas sa perwisyong dala ng mga surot? Ang mga surot o bedbug ay mga kulay kaping insekto na singlaki lang ng isang buto ng mansanas. Pero small but terrible lang mga ito dahil kayang-kaya nilang manggat at sumipsip ng dugo ng tao. Pahirapan kung sila ay makita dahil sila ay nocturnal o mga insektong madalas na umaatake pagkagat ang dilim. Anak ng... Bakit? Surot! Bedbugs, pero maging sasalo, umaatake? Barin to mga to eh, no? Ay, saan-saan nga ba namimeste ang mga surot bukod sa ating mga higaan? Gusto niya pumunta dun sa malapit nga dun sa mga kung nasaan yung tao. Kasi na-attract siya dun sa ini-emit natin na carbon dioxide. Actually, yung problem naman sa surot is worldwide yun eh. Hindi lang dito sa atin. Iba yung pag-iingat din ang kailangan. Dahil ang surot, posibleng ma-take home pa natin. Pumunta ka sa isang hotel. Siyempre, yung gamit mo, pag nilabas mo, pwedeng sumama doon. Kasi nga, ang isang nakaka-attract sa kanya is yung body heat. Siyempre, yung amoy mo, magaling na hitchhiker yan eh. Pero ang the best daw na pangontra sa mga pesting surot? Kasi nga ang surot ayaw niya ng mainit eh. Namamatay siya sa mga 45 to 50 degrees. Ngayon kung meron ka ng mga steamer doon sa bahay niyo, yung pangdamit na steamer, pwede rin yun. Or yung plancha, pwede rin yan. Planchahin niyo na lang yung mga gilid ng kama. Isa pa sa mga nagpapasakit ng ulo ng mga nanay, walang iba kundi ang mga puto. Ay nako, see? Hindi niyo ba nakikita? Talaga itong mga batang ito, ang init-init, nasagalaan kayo. Gusto niyo ba magkakuto? Uwi na. Magsi-uwi na kayo. Ang palagi ang pagbilit kasi sa araw ang sinisising dahilan ng bago kong kumari na si Marie na araw-gabi ay problemado sa anak niyang suki raw na sandamakmak na kuto. Eh pero teka, totoo kaya yun? Dito sa Bulacan, kating-kati na raw ang nanay na si Marie at ang dasal niya rin gabi-gabi ang mawala ng tuluyan ng mga kuto ng kanyang anak na si May. Hindi niya tunay na pangalan. Ayun, nakita ko na may ano siya, lisa na pailan-ilan. May ano na rin siya, may kuto. Hanggang sa yun, may mga kuyumad na rin na ilan-ilan na rin po. Hanggang sa dumami na. Kung ano ng araw ang sinubukan ni Marie para tantanan na sila ng mga kuto. Una, syempre, sinuyod ko po siya. Tsaka, trinay ko yung shampoo. Okay din naman po. Kaya lang nga, yung lisa talaga. Hindi siya ganun natatanggal. Nagkakahawaan kami kasi nga, magkakatabi lang kami matulog. Para tulungan tayong tirisin ang pabalik-balik na kating dulot ng kuto, sasaklolo na dyan ang kapuso nating si Ashley Rivera. Ashley! Sinasabi ko sa'yo, Ashley, huwag ka nang tumingin kung saan-saan. Ang ulo ng anak ni Marie, ang tingnan mo! Kamusta? Okay. Hey, kamusta? Nalala mo ako? Siyempre hindi. Ngayon lang tayo nag-meet. Naloloko mo ako eh. Ano balita sa'yo? Busy-busy ka dyan na. Eto, kinukutuhan ko yung anak ko kasi ang dami niya kuto. Di ba? Ay, antaray. Ang dami niyang pet. So, kunwari sa isang araw, mga ilan yung nakukuha niyo? Ayan, tulad ngayon, nasa 10. 10, oh. To 11, ganyan. Tapos mamaya ulit. Para tong breakfast, lunch, dinner, ganun. Gusto mo try ko. Baka may makita akong treasure dito. Ay, ito na, ito na. Ayan na. Pak! Yun na, tumatalon-talon pa. Mga kuto o head lice ay pangkarniwan na raw sa mga batang nasa edad 3 hanggang 12 taon. Ang mga lisa, o nits naman sa Ingles, ang tawag sa mga itlog ng kuto.
at matapos mapisa ng isang linggo, nagiging kayumad o nymph na ito. In short, mga baby kuto na walang kasing katakyut. Sarap yung tirisin. Kitang-kita naman natin kung gaano karaming kuto ang nakuha natin sa ulo ng anak ni Ate Marie. Kaya ngayon, pupunta tayo sa derma para malaman natin ano yung nagiging cause kung bakit nagkakaroon ng kuto ang mga bata at anong pwedeng gawin para ma-prevent ito. Oh, wow! Advanced na. This one, mommy, is, tawag natin dito is scalp analyzer. Actually, hindi lang po scalp ang kaya niyang i-analyze, even skin, no? I think nakabuhang maagad. Oh my gosh, ang bilis! This one is question. Ito yung kuto. Actually, it's an adult louse siya. 3 weeks to 4 weeks na siya. And oh my gosh! Ang itatagal na kasi niyan is around 1, mga 30 days. Kaya siya nabubuhay dahil sa dugo. Pati si Ashley, napakamot na rin talaga. Inay! Ayon sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM, tinatawag na pediculosis capitis ang pagkakaroon ng mga kuto sa anit. Very important na malaman na ang female louse consistent siyang buntis up to the end of their life. So every day, they can lay eggs up to 3 to 6 eggs. Kaya sa ulo, dumadami sila ng dumadami kahit hindi ka na nag-head-to-head contact. At hindi na rin natin pinalagpas na tirisin ng mga kumakalat na sabi-sabi hinggil sa mga kuto. Tumatalon o lumilipad ba ang mga kuto? Yung mga kuto po is they are wingless. Ibig sabihin, dahil wala silang pakpak, hindi sila nakakatalon, hindi sila nakakalipad. Gumagapang sila pero very fast. Nakukuha ba ang kuto sa pagbilad sa araw? Hindi naman siya nakukuha sa pagbilad sa araw. Mawawalan ba ng kuto kung gugupitin ng maiksi ang buhok? Kahit maiksi, pwede siyang dumami pa rin ng dumami. Yung pag-transfer lang ang medyo mababawasan. Pero para sa mga nanay dyan sa bahay, baka ito na nga raw ang solusyon sa makating problema sa kuto. Yung mga langis na pwedeng makatulong is anything that has mint flavor like mga tea tree oil, mga eucalyptus. You have to put it sa scalp, then yung mga kuto, they go away. I think the best is ugalihin ang paggamit ng suyod. Susundin ko po yung mga payo ni Doc at saka po yung dun sa reseta, ayun na lang po yung susundin ko. At saka po ipagpapatuloy ko pa po yung manual na pagtatanggal ng lisan. Ang inaakakalang maliliit na problema, posibleng magdulot ng malaking panganib sa ating kalusugan. Kaya laging pairali ng kalinisan sa ating katawan na tahanan.